Kanina pa niya kanina. Okay. Hindi ko nga alam kung bakit. Dan! Wala na mali yung bata. Naka na. Nita! Nalilingat. Huwag mo sila natoy. Opo! Dali, dali, dali. Sabi mo emergency. Naniniwala ka na. Anong ginawa mo sa asawa ko? Wala akong ginawa sa kanya na hindi niya gusto. Bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan lang? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo, ha? Kababae mong tao! Irene, kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang totoo na ginusto ni Natoy ang ginawa ko sa kanya. Sige, ipagmalaki mo yung kahalayan mo dahil huling beses mo na yung gagawin sa asawa ko, ha? Uy, hiyak! Oh, tumila kayo! Hiyak! Sige, sige! Clara! Natoy! Sinita! Hindi na humihinga! Ano? Clara! Natoy! Natoy! Sinita, hindi na humihinga! Nathan! Ano nangyari kay Nathan? Alugin mo ang mata! Alugin mo! Taas mo para mas makahinga, mas malagyan ang hangin! Natoy! Ay, yugin mo! Yugin mo! Nathan! Sige lang! Nathan! Ano nangyari? Nathan! Nathan! Sige natin! Sige natin! Para sa'yo. Alam mo, Emma, kung mamagic ko lang lahat ng mga problema mo para mawala, gagawin ko para makikita ang nakikita na kangiti. Yan. Okay ba? Dami na talagang gimmick, no? Pero, salamat. At least napangiti mo ako. Marami lang kasi akong iniisip. Dahil nawalan siya ng malay, inakala nating wala ng pulsang bata. Pero normal man ang breathing niya ngayon. Ang nangyari kasi, kinapos siya ng paghinga sa tindi ng pag-iyak niya. Ngayon, gagawa pa tayo ng ibang test para masiguro natin na wala siyang iron deficiency or anything na makaka-affect sa kalusugan niya. Pero Dok, diba tulad ng sinabi niyo, normal lang to? Hindi naman to ikapapahamak niya o ikamamatay? We never know. May mga times kasi na nagiging fatal ito sa bata. Kaya ang may papayo ko sa inyo, huwag niyo siyang pababayaan at huwag na huwag niyong aalisin paningin ninyo sa kanya. Oto. May iwan ka na kayo. Salamat. Ibang klase talaga yung Clara na yan. Bakit ba siya sumugod siya sa event na yan? Eh kasi nga ho, yung Clarang niya, nagasik na naman ho ng lagim. Kasi pinalalabas niya na meron nangyari sa kanila ni Natoy doon sa resort. Eh di ba tapos na yan? Napatunayan na ng lahat na nagsisinungaling yung babae niyan? Ito nga kasi Tatay Dome, etong si Clara ayaw gumive up. Akalain mo bang naglabas ng video nilang dalawa ni Natoy na walang kakwenta-kwenta at wala naman ni isang pinatunayan? Iinis. Pakasama talaga ng babae niyan. Ayaw niyang tantanan yung anak ko? Pati yung sarili niya anak na si Nathan, napapahamak dahil sa kagagawan niya. Paano kung may isang bagay kang nakita na nakakasira sa buhay at pamilya ng taong mahal mo? Ipapaalam mo pa rin ba yun sa mga tao na yun ang katotohanan? No. Medyo mahirap yan, ah. Pero para sa akin, siyempre, importante na wala kang tinatago. Dapat lahat ng katotohanan sasabihin mo. Pero minsan kasi, may mga pagkakataon na
Yung sekreto, mas magandang isekreto na lang sa ibang tao. Kasi minsan, masasaktan sila pag nalaman nila. Wait, pasensya ka na, ha? Naiwanan ka ng tanay. Hindi ko sinasadya. Naunahan lang talaga ang galit ng nanay. Lagi pong tanahan to. Mahal na mahal ko ta. Natoy, patawarin mo ko. Pinabayaan mo yung bata. Dahil inuulam yung pagsugod-sugod mo kay Erin. Umalis ka na. Huwag ka nang papakita dito. Umalis ka na. Alis, ako ang ina ni Nathan. Oo, oh, at sinusumpa ko yun. Sinusumpa ko na ikaw ang naging ina ng anak ko. Umalis ka na. Natoy, hindi ako aalis. Ako ang ina ni Nathan. Natoy, bitiwan mo ako. Natoy, bitiwan mo ako. Ako ang ina ni Nathan. Lumalambot na naman yung puso mo sa Clara niyan, ha? Mukhang hindi ka nakikipagkaibigan sa kanya para lang makuha natin ang mana natin. Parang close na talaga kayong dalawa. Ito naman masyadong praning. Siyempre, ang loyalty ko sa'yo pa rin, ano? Sa ating mga bilyad-bilyad. Talaga lang, ha? Tara na. Hey, Perla. Clara. Anina! Natoy! Saan mo pintuan? Anina! Anina! Miko! Mama! Okay na po ba si Baby Nathan? Okay na, anak. Chinek na siya ng doktor. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Halika. Tignan muna kami sa cafeteria, Jaime. Erin? Okay ka lang ba? Concerned lang ako, Erin. Pagkatapos ng lahat, nandito ka pa rin tumutulong at sumasaklolo sa anak nila. Salamat sa concern mo, pero hindi na kailangan ito pag-usapan. Sa amin na lang ito mag-asawa. Naku, nakakaubos talaga ng pasensya yung Clara niyan. Grabe ang pagpoprotekta at pag-aalaga natin kay Nathan. Tapos, mapapahamak siya dahil sa kapabayaan ng sarili niyang ina. Mabuti pa to si Irene kahit hindi kami close. Masasabi ko isang ulirang ina at asawa awardee. Iha, that's a compliment, ha? Anyway, sige kuya, mauna na kami. Kisses to you, baby. Bye, Nathan. Irene, pag-usapan natin yung nangyari. Ang ginawa ni Clara. Kamusta ang bata? Inoobserbahan pa. May nakita daw sa blood test niya. Tsaka na natin pag-usapan yung nangyari sa event. Sa ngayon, siguraduhin muna natin na ligtas ang anak mo. Clara, pinakakamusta ka ni Mira? Ang talagang may malasakit siya sa akin. Siya mismo ang pupunta dito at haharap sa akin. Ano? Pumapalag na rin ba siya, tulad ni Lucy? Tsaka, alam mo, ikaw, kasalanan mo to eh. Di ba sinabi ko sa'yo, bantayin mo yung anak ko? Wala talagang kwenta! Ano ginawa mo? Kasalanan mo to! Wisil ka! Clara, tayo na! Clara! Uy! Ano ba? Papatay mo kay Yaya? Ano bang pakailan mo?
hindi siya dapat ang sisisihin mo. Pero ikaw dapat nakabantay sa anak mo. Oo na! Oo! Kasalanan ko! Nandito ka ba para sisihinin ako? Anong ginagawa mo dito? Nagbabantay para pansinin ka ni Irene? You don't have the right to talk to me, Natoy! You don't know me. And in case you don't remember, nandito ako dahil ako nakakita sa anak mo nang hindi na siya humihinga. Nagmamalasakit ako para sa anak mo at hindi para sa'yo. Ayun, sandali. Tama ka pa. Pasensya na. Sinisisi lang ako ng lahat ng tao sa pagkakamali ko. Kaya akala ko na lahat ng tao dito kaaway ko. Alam ko naman kasalanan ko eh. Alam ko. Nagdahil sa akin na pahawak si Nathan. Gusto ko kasing mapatunayan kay Natoy na may nangyari sa amin. Para sila at sila ni Irene. Hindi ko naman alam na may mangyayari kay Nathan. Na mapapahamak ang anak ko. Salamat sa'yo. Ginagawa ko lang ang tama, Clara. Daddy Barnes! Tapos na po ako mag-CR! Hi, Tita Clara! Amigo. Tara, amigo. Tara na po. Miss Poy, ayos naman yung listahan nito. Natoy. Natoy, kumusta si Nathan? Hindi ka kailangan ni Nathan. Umalis ka na. Natoy, nakikiusap ko sa'yo. Gusto ko lang siya makita. Gusto ko siyang bantayan. Gusto ko siyang tingnan kung okay lang siya. Natoy, maawa ka sa akin. Ano ba hindi mo naiintindihan doon? Inahamak mo yung anak ko. Clara. Natoy. Sige na, bumalik ka na sa kwarto. Ako nang bahala. Clara naman. Halika na, buti pa ang buwin na tayo. Hindi mo pwedeng salubungin ang tigas ng ulo mong galit sa'yo ni Natoy. Ibabalik rin niya sa'yo ang bata pag magaling na to. Okay? Halika na. Halika na. Bitawan mo nga ako? Bakit ako sasama sa'yo? Eh, pare-pareho kayong magkakampi dito laban sa akin. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Pero ako, hindi ako aalis dito. Irene. Natoy, anong gusto mo marinig sa akin? Okay lang ako na matatag tayo dahil mahal natin ang isa't isa, dahil mag-asawa tayo, kaya wala lang sa akin yung nakita kong video. Sinusubukan ko naman Natoy eh. Kaya nga nandito ako eh, sinusuportahan kita. Inuuna ko yung anak mo bago ako dumaing. Kasi masakit eh. Masakit. Alam ko naman yung mga karakas ni Clara. Kaya nga hindi ako naniwala sa kanya eh. Ikaw yung pinaniwalaan ko. Kita ko naman eh. Nakita ko naman yung video eh. Nalikad ka niya, hinawakan ka niya. Mukhang wala sa katiwaan. Pero kahit sabihin ng utak ko na hindi ako dapat masaktan, masakit. Masakit kasi na makita ka na kasama niya eh.
sinusubukan ko na hindi masaktan, pero... pero masakit. Jaime, uwi ka na. Oo. Sana magawa ko rin ang ginagawa mo. Yung uuwi kahit ng taong na gusto mo makasama, ay kasamang iba. Yung tatanggapin na ang taong mahal mo, ay mahal na iba. Kaso hindi eh. Hindi ko kaya. Kaya ako umaabot sa punto na gumagawa ng mga bagay na ikakasira nilang dalawa. Ang sama-sama akong tao. Sana maging katulad kita. Mabuting tao. Marunong tumanggap ng pagkatalo. Parehas lang tayo, Clara. Parehas na hindi maka-move on. Hindi magawang isuko ang pagmamahal sa mga taong ayaw sa atin. Hindi magawang magmahal ng ibang tao. Rin, ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko naman lahat, di ba? Nag-desisyon naman ako na hindi ko na siya pupuntahan, pero ganun pa rin yung ginawa niya. Alam ko. Hindi naman kita sinisisi. Si Clara. Siya. Siya may kagawa ng lahat ng to. Pero ano? Anong gusto mong gawin ko? Labanan ko siya? Ginawa ko naman yun, di ba? Ginawa ko yun dahil mahal kita. Pero dahil mahal ka rin niya, anong ginawa niya? Gumanti siya. Ay, ayusin naman lang. Ayusin natin ito. Ate, ayokong maging manhid. Kasi pag ginawa ko yun, mamamatay lahat ng nararamdaman ko. Pati pagmamahal ko. Ayoko mabalot yung pagkatao ng puro galit. Ayoko mangitim yung puso ko dahil sa galit. Kaya hayaan mo muna ako. Hayaan mo muna ako na damin tong sakit na nararamdaman ko. Karina, ka pa ba dyan? Hindi ka malam ba nakapagpahinga? Gusto kong pawiin lahat ng sakit na nararamdaman mo. Pero di kasawa ka na ba? Iniisip mo ba na sana? Sana hindi lala ako yung minahal mo. Kahit kailan, huwag mong kinay-question yung pagmamahal ko sa'yo. Alam mo ba kung ba't ko natitiis ang lahat ng to? Kasi alam ko, kung gaano kalaki yung pagmamahal ko sa'yo, ganun din kalaki ang pagmamahal mo sa'kin. Kaya yun ang pinangahawakan ko. Hindi magbabago yung pagmamahal ko na yun sa'yo. Malusaw man ang mundo, pero hindi ang pagmamahal ko, Irene. Ngayon po, pagsubok lang natin to at malalagpasan natin ito na magkasama.
Clara, pupunta kang ospital? Di ba pinagbawalan ka na ni Kuya? Hindi niya ako mapipigilan. Pupuntahan ko ang anak ko. At saka ano bang pakialam mo? Di naman kita kaibigan. Kasi ang kaibigan, marunong dumamay. Ano bang pinagsasabi mo, Clara? Kakampi mo ko. Ah, talaga? Kaya ba dinaanan mo lang ako nung isang gabi? Mabuti pa to si Aunt Mire. Alam mo, Lucy, pasalamat ka, hindi ko pa sinasaole ang kandila sa'yo. Kasi kung ginawa ko yun, ano na lang ang mangyayari sa'yo kung hindi kita hahatian ng ipinamana sa'kin ng mamang mo? May kita mo. Makakaganti rin ako sa'yo. Kaya ikaw, Aunt Mira, tigilan mo na ang pagdikit sa babaeng yan. Dahil gagawin ko ang lahat matapos lang ang pagreina-reinahan niya sa bahay na to. Naku, naku! Tama na yan. Sige, nabilisan na natin. Nag-text na si Kuya. Parating na sila. What? Pantayin mo dyan. Alam mo, ikaw, may napapansin ako sa'yo. Nagiging masyado kang affectionate dyan sa Nathan na yan. Mukhang kumakampi ka na yata kay Irene. What? Of course not. Ano ka ba, auntie? Masaya lang ako na finally magaling na ang pamangkin ko. Yun lang. Really? Mm-hmm. I know you're up to something. And I will find out. Malalaman ko rin yan. Ako, Auntie Mira, kung hindi mo ko tutulungan sa party ko, magsama-sama kayo ni Clara sa sariling party nyo. Pity party. Ayoko nga. Nakakatanda kaya ang bitterness. Tama ang palaya. Kumukulubong. Not me, iha. Anak. Patawarin mo ako, ah. Dahil hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Hindi ako marunong maging mabuting magulang. Siguro nga, mas mabuting hindi ako naging ina. Siguro nga, mas mabuting napunta ka na lang sa ibang ina na mas aalagaan ka, mas mamahalin ka, kasi hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Mahal na mahal kita. Punta kay Irene. O sa kahit sino. Dahil balik-balik na rin naman ang mundo. Ako pa rin ang ina mo. Kahit gaano kasakit, gaano kahirap, hindi kita isusuko. Pinapangako ko sa'yo, anak. Hinding-hindi na mauulit ang nangyari. Hinding-hindi ka na malalayo sa piling ko.